maikling kwento't tungkol sa pamilya. Ang pamilya Ledesma ay katulad lang ng iba. Ngunit para sa kanilang mga kapitbahay, sila na yaata ang pinakamabait na pamilya sa barangay. Ate. Yaya, pwede ba to kainin? Nagugutom na ako eh. Kasambahay. Naku, para sa kapatid mo yan. Kakain na naman ng hapunan eh. Sandali na lang. May tumama sa bubong. Bunso. Ate, naririnig mo yung tumama sa bubong? Ate, huwag kang mag-aala. Baka kahoy lang yan na nahulog dahil sa lakas ng hangin. Lola. Ate, may kumakatok ata. Baka makatungkol sa bagay na bumagsak sa bubong natin. Yan. Pakitingnan mo kung sino. Pagbukas ng pintuan. Kapit. Ano po yun? Kapitbahay. Naku, pasensya na po. Yung anak ko po kasi naglalaro ng bato. Dahil sa malakas na hangin, tumama siya sa bubong ninyo. Di ko po alam kung may nasira. Ate, manang, sila mama na lang po ang kausapin ninyo diyan. Mamayang gabi po sila makakauwi. Kapitbahay. Sige, babalik na lang ako mamaya. Pakisabi na lang ang tungkol dito sa kanila. Salamat. Sa loob ng bahay, Lolo. Sino daw iyon, apo? Ate, tama po si Lola. Tungkol nga sa pagtama ng bubong ito. Babalik na lang daw siya pag dumating si La Mama. Bunso nakadungaw sa bintana. Bunso, nandiyan na si La Mama. Papasok ang magulang. Tatay, mga anak, nandito na kami. Tamang-tama lang ang dating namin para sa hapunan. Papasok sa loob. Nanay, oh, siya, kain na tayo. Ate, ano po yun? Kapitbahay, pwede ko bang makausap ang nanay mo? Ate, sige po, saglit lang po. Nanay, musta po? Ano po yun? Kapitbahay, naku, pasensya na po. Yung anak ko po kasi naglalaro ng bato kanina. Dahil sa lakas ng hangin, tumama siya sa bubong ninyo. Di ko alam kung may nasira. Nanay, okay lang po yun. Di naman ganun kalaki ang nasira kami na po ang bahala. Kapitbahay? Sige po. Maraming salamat sa inyo. Nanay, kain po muna tayo. Kapitbahay? Sige. Kumain na po kayo. Maraming salamat sa panyaya. Paalamat. Ako'y aalis na rin po. O siya, tayo na ang kakain. Bago kumain ay magdasal muna tayo. Diyan natapos ang kwento. Maraming salamat! Paalam!